Nuestra Señora de Santísimo Rosario de San Simón. Ang patrona ng pamilya ng Kristiyano ng San Simón ng Dayon ng Balinta dito sa Valenzuela. Udyok ng pagmamahal ng matandang matriarka ng angkan ng mga Encarnacion ng Malinta ay nagpaukit sila ng isang imahe ng Santo Rosario na siyang ipinamimitakasi ng nasabing lugar. Sa layuning maipalaganap ang debosyon sa Banal na Rosario sa loob ng kanilang pamayanan, nagpagawa ang pamilya Encarnacion ng isang imahe ng Mahal na Ina ng Santo Rosario noong taong 1980. Mula sa pag-iingat ni Ginang Gregoria Encarnacion, ikinatiwala na sa kanilang kapilya ang pangangalaga sa imahe ng Santo Rosario at kasalukuyang itinatampok sa bawat banal na misang dooy ipinagdiriwang. Sa mga di na mabilang mga okasyon o rosaryong inaiusal sa kanyang paanan, ang mga biyayang natatanggap ng pamilya Encarnacion at mga taga San Simón ay pinatutungkol sa ina ng Santo Rosario. Ang buong buwan ng Oktubre ay pinatutungkol sa kanya bilang kaniyang buwan. Ang imaheng ito ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario ay nasa pangangalaga ni Architect Glenn Encarnacion, Hermano Mayor ng Grand Baron Exhibit and Procession ng nakaraang taon. Ang mga umaagapay sa karosang ito ay ang mga mananampalataya mula sa pamay ng Kristiyano ng San Simón ng parokya ng San Isidro Labrador, Malinta, Lungsod ng Valenzuela. Inmaculada Concepción de Polo el Hijas de María, nasa pangangalaga ng parokya ng San Diego Alcala, Polo, Lungsod ng Valenzuela, sa pamamagitan ng Hijas de María at ng kanilang hermana mayor na si Binibining Miki Pagunsan. Ang mga umaagapay sa karosang ito ay ang mga mananampalataya mula sa nasabing parokya. Sa pagpapalaganap ng debosyon sa Mahal na Ina ng matandang parokya sa Pulo ay naitanim na o naitanim sa matandang nayon ng Maysan ang pagmamahal sa Ina ng Santo Rosario. Naging saksi ang imaheng ito ng Santo Rosario sa pagunlad ng buhay espiritual ng nasabing nayon hanggang sa naging isang ganap na parokya ang dating sakop ng parokya ng Fatima. Ang antigong imaheng ito ng Nuestra Señora del Santo Rosario ay nasa pamamalaga ng Maysan SPPC ng parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, Maysan, Lungsod ng Valenzuela. Ang mga umaagapay sa karosang ito ay ang mga mananampalataya mula sa nasabing parokya. Nuestra Señora de Loreto. Ang sinisintang pintakasi ng lugar ng Sampaloc, Lungsod ng Maynila. Ang imahe ng Mahal na Ina na nakatungtong sa isang bahay. Ang pakinituho sa Mahal na Ina sa titulong ito ay nagbuhat pa sa Lungsod ng Loreto, Bansang Italia, kung saan ang banal na bahay ng Loreto ay pinandarayo ng mga mananampalataya. Pinapaniwalaan sa bahay na ito isinilang at lumaki ang Mahal na Birhen at kung saan niya tinanggap ang balita ng Anghel Gabriel at nagihi sa ating Panginoong Jesus. Hinimatod ng Panginoon na mailipat sa tulong ng mga anghel ang banal na tahanan ng Mahal na Birhen mula Jerusalem patungong Loreto, Italia upang mailayo noon sa nagbabadyang pagkawasa. Siya ang patrona ng mga piloto, mga naglilingkod sa paliparan at ng mga hukbong panghimpapawid.
Buhat sa Italia ang debosyon sa mahal na Birhen ng Loreto ay tinawid at pinagyabong sa pamayanan ng Sampaloc mula nang itinintig dito sa pamumuno ni Padre Blas de la Madre de Dios ang unang simbahan noong taong 1693. Mula sa panahon ito, ang mahal na ina ay tinatawag bilang tagapangalaga ng sambahayan at makilala bilang pintakasi laban sa sakuna ng suno. Dahil sa maraming pagkakataong sa kasaysayan ng Sampaloc na kanyang iningatan at niligtas ang mga tahanan ng mga taong tumatawag sa kanya. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Disyembre. Ang imahe ng Nuestra Señora de Loreto ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Eric Rosales mula sa pang-archidiocesis na dambana ng Mahal na Birhen ng Loreto, Lungsod ng Maynila. Sa kagandahan, loob ni Ginang Nanette Pacheco at Ginang Wilma Gonzales bilang mga tagapagtangkilik nito. Ang mga umaagapay sa parosa ng Mahal na Birhen ay mga mananampalataya mula sa pamayanang Kristiyano ng Little Tagaytay. Nuestra Señora de Peñafrancia de Naga. Ang sinisintang ina ng Kabikulan mula sa pamitae ni Simon Vela na hanapin ang isang imahe ng mahal na ina na nagkukubli sa mga bundok ng Peña de Francia. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng Peña Francia ay lumaganap sa Espanya, lalo na sa hilagang rehiyon nito. Salamat kay Padre Miguel de Covarrubias. Ang paminto sa Peña Francia ay dinala mula sa Espanya patungo sa Bicolandia. Ang pagdating ng ina sa lupain ng Ibalon ang simula ng marugdob na pagmamahal ng mga Bicolano sa kanilang sinisintang ina. Ang taunang pagboboyador ng mga deboto sa paligid ng lungsod ng Naga ay pinandarayo ng mga mananampalataya kapwa nagmamahal kay ina. Noong 20 ng Setyembre, 1924 ay ginawaran ng karunasyon kanonikal ang kanyang imahen. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Setyembre. Ang imahen ng Nuestra Señora de Peñafrancia de Naga ay nasa pangangalaga ni Ginang Lidia Alonso at ng kanyang pamilya ng Luzon ng Valenzuela. Ang mga umaagapay sa karosa ng Mahal na Birhen ay ang mga mananampalataya mula sa pamay ng Kristiyano ng Silangan Park at ang mga kasabi ng Ministry of Lectors and Commentators. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Antipolo, ang patrona ng mga nagnanais ng maluwalhating paglalakbay. Ang imahe ng Mahal na Birhen ay dinala ni Gobernador General Juan Niño de Tabora sa Pilipinas buhat sa Bansang Mexico noong Hunyo 18, 1926. Una itong niluklok sa bayan ng Santa Cruz, Sumorong bilang patrona ng nasabing bayan. Ngunit sa di mapaliwanag na dahilan, ito ay biglang naglalaho at ito ay nakikita na lamang sa tuktok ng bundok sa ibabaw ng mga sanga ng punong tipulo. Ang mahimalang pangyayari ito ang nagbigay ng pangalan sa pook na iyon na Antipolo. Sa loob ng halos 200 taon ay maluwalhati niyang inaagapayan ang mga galyong naglalayag sa Manila at Acapulco, Mexico habang bumabagtas ng karagatang Pasipiko na noong mga panahon iyon ay sinasalanta ng mga bagyo at mga pirata. Sa biyayang ito nakilala ang imahen bilang birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ang imahen ay ginawara ng koronasyon kanonikal noong 28 ng Nobyembre, 1926. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Antipolo ay nasa pangangalaga ni Ginang Yolanda Papa at pamilya ng Marulas, Lungsod ng Valenzuela. Ang mga umaagapay sa karosa ng Mahal na Birhen ay ang mga mananampalataya mula sa pamay ng Kristiyano ng Serrano at Lower Tangaral. Nuestra Señora de la Merced, siya ang Mahal na Birhen mahabagin sa mga anak na lumalapit sa kanya.
Siya ang ina ni Kristo, ang mabanhalang awa ng Diyos. Sa bansang Poland, ang kongregasyon ng mga madreng pinaaliban ni Santa Faustina Kowalska, ang apostol ng awa ng Diyos, ay nakapangalan sa mahal na birhen ng ina ng awa. Isa rin imahen ng mahal na birhen, sa tabunin ito ang nagsisilbing bantay sa silangang Protenia ng bansang Lithuania sa Europa. Ang kanyang katauhan ay isang pagpapakita ng dakilang awa ng Diyos sa ating lahat, na siya rin ipinamamala sa atin ng kanyang inang si Maria. Siya sa kanyang habag sa atin ay kanyang binudulog sa Panginoon ang ating mga karaingan at hilahin. Ang imahen ng Nuestra Señora de la Merced ay nasa pangangalaga ng National Shrine of the Divine Mercy sa bayan ng Marilao, lalawigan ng Bulacan, at ito'y sa kagandahang loob ng pamilya Salamat bilang magkapagtangkiling. Ang mga umaagapay sa karosa ng Mahal na Birhen ay mula sa mga mananampalataya ng pamahalaang Kristiyano ng Philippine Gun Club. Kita ng isang nakaupong imahe ng Mahal na Birhen sa tinikang halaman ng Hawthorn sa kabundukan ng Alonia, agad itinamalas ng reyna ng langit ang kanyang pagkalinga at pagmamahal sa lalawigan ng Gipuzkoa ng bansang Espanya. Sa pagkakatuklas na ito, si Rodrigo de Balanzategui, kanyang nawika, Aranza Zu, ikaw na nasa tinikan. Sa simula ay tinanggap na ng may pagdududa mula sa kanyang kababayan ang nasaksihan ni Rodrigo. Ngunit nang puntahan na ng mga mamamayan ang lugar ng pinapakitaan upang dumulog ng tulong para sa ulan, natagpuan nila ang imahen sa ibabaw ng puno at isang kulilin. Kagiyat na lumaganap ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Aranzazu sa buong Espanya at ang pamimintuho sa nasabing titulo ay nakarating sa ating bansa. Isang parisan ng Mahal na Birhen ng Aranzazu ay ginala ng isang kapitan mula sa Espanya noong taong 1732 at naging susi ang mga Dominikano ng San Juan de Letran upang palipalaganap ang debosyon sa kanya. Ang kanyang pandiyosesis na dambana sa bayan ng San Mateo, lalawigan ng Rizal, ay nagdiriwang ng kanyang kapistahan tuwing 9 ng Setyembre. Ang imahen ay ginawaran ng Koronasyon Episkopal noong 9 ng Nobyembre, 2013. Ang imahen ng Nuestra Señora de Aranzazu ay nasa pangangalaga ng pandiyosesis na dambana ng Mahal na Birhen ng Aranzazu, San Mateo Rizal, kasama si Reverendo Padre Larry Paz bilang kura paroko nito. Sa kagandang loob ng Ginoong Felipe Pantig, Hermano Mayor ng Grand Marian Exhibit and Procession sa taong 2013 bilang tagapagtangkilig. Ang mga umaagapay sa karosa ng Mahal na Birhen ay mga mananampalataya mula sa pamayanang Kristiyano ng Tampon.